Oh, halimbawang mali-mali, ah, ito. Kahit hindi nila jurisdiction, aba, umi-epal sila. Kahit hindi nila trabaho, sabihin, wala silang authority dito, ha? Ano ginagawa nila? Ini-epala nila. Ano yon? Na hindi palabasin si Yusek Lau o yung dating Yusek sa bansang Pilipinas. Sabi nga ng DOJ, sandali. Wala kayong karapatan dyan sa kayong mga senador. Wala kayong karapatan. Ba't kayo nangingiilam? O, ito yon. Gusto po ng ilang senador na maglabas ng whole departure order laban sa dating budget undersecretary Christopher Lau. Siya po yung nasa sangkot sa investigasyon sa umano'y sobrang tongpat sa overprice na pagbili ng mga medical supply ngayong may pandemya. Sa gitna niyan ay hindi pa rin natutunto ng mga opisyal ang kumpanyang Pharmaly Pharmaceuticals Corporation na nabigyan ng mahigit 8 bilyon pisong kontrata. Nakatutok si Joseph Morong. Gustong ilagay ni Senator Franklin Drilon sa whole departure order para hindi makaalis ng bansa sina dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau at mga opisyal ng kumpanyang Pharmaly Pharmaceutical Incorporated. Si Lau ang pumirma sa tinatayang 7.9 billion pesos na kontrata sa Pharmaly, ang kumpanyang iniimbestigahan ng Senado. Baka umalis ito. Kaya it is just a caution na magkaroon kami ng whole departure order para hindi po makalabas sa bansa. Sinubukan naming kunin ang pahayag ni Lau pero tumanggi ito. Pero sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi ko po alam kung nasaan siya pero nakausap ko po siya sa telepono at mukha namang wala pong indikasyon na wala po siya sa bansa. But of course, the Senate can do whatever it wants. Amang opisyal naman ng Pharmaly, sabi ni Dilon, wala na sa adresa na nakasaad sa papeles ng kumpanya sa Taguig na magpadala sila ng subpoena para sa susunod na hearing. Ang security guard ang sinabi, 3 taon nang nawala dyan. Ang balita ko eh, nakikita na ito in some Middle East countries, itong si Mohit Dargani. Wala na sa atin dito, balista. Sa mga general information sheet ng Pharmaly na nakuha ng GMA News Research, 625,000 ang kapital ng buuin ng kumpanya. At tinutukoy ni Drilon na si Mohit Dargani ang treasurer ng kumpanya. Pero alam mo ha, ito, pansin nyo, bakit si Drilon ang bumabanat? Bakit para medyo si Lacson tumahimik? Bakit kaya? Hindi kaya dahil sa warning ni Pangulong Duterte na are you honest? Hindi kaya dahil doon, nag-iingat. So, dali, baka delicates to delicates. Tatakbo pa naman akong presidente. Hindi kaya dahil doon sa are you honest? Medyo napraning yung isa. Ngayong araw na to, binanatan naman ni Pangulong Duterte si Gordon tungkol sa mga bubusisiin daw ni Pangulong Duterte yung sa Red Cross. Tingnan natin kung puputak pa bukas si Gordon ba? Ang Singaporean naman na si Huang Chuyen ang chairman. Presidente ang isang Twinkle Dargani at mga direktor sina Lincoln Ong at Justin Garrado. Iisa lamang ang address sina Huang, Dargani at Garrado. Sabi ni Drilon, wala na sa address na yan ang mga opisyal ng Pharmaly nang pumirma ito ng 8.6 billion pesos na kontrata noong isang taon. Sa ganung kalaking mga transaksyon, yan ang sinasabi ng batas. Kung ganyan kalaking mga transaksyon, ay dapat huwag... Ay maraming salamat, Cecil Gallo, para sa kampanya ni Senator Bong. Salamat po, Madam Ceci. Palakpaka. Thank you very much. Makipag-usap doon sa mga hindi kilala, walang track record, walang financial capacity. Salamat, true. Sa ngayon, sabi ni Dilon, ang tiyak na paglabag sa batas, walang memorandum of agreement o MOA sa pagitan ng DOH at DBM para sa 42 billion pesos. Halos 8 billion ang nakuha ng Pharmaly sa 8 kontratang pinirmahan sa loob lamang ng 3 buwan. Pinakamalaki ang 3.8 billion pesos para sa mga personal protective equipment o PPE na pinirmahan Mayo ng isang taon. Pinakahuling kontrata naman ay noong June 2020 na 246 million na testing kits para sa DOH. Sabi ni Drilon, overpriced din daw ang biniling face mask at face shield galing sa Pharmaly. Ayon kay Drilon, sa financial statement ng Pharmaly noong 2020, 284 million pesos ang idineklarang kita nito. Wala pong overpricing gaya ng sinasabi ng ilang mga senador dahil ang pinagbasihan na natin yung halaga mismo na inangkat ng nakaraang administrasyon. Parehong grade po ng PPE ang inangkat natin. Hindi pa handang sabihin ni Drilon kung nautusan lamang si Lau. I don't want to make presumptions. I want to look at the evidence. Kung may pananagutan naman ng Pangulo. As of now, there is no evidence. In fairness,
Except that he said, I ordered Duque. At yan po ay nasa kapangyarihan ni Presidente. Oh. But, sa madaling salita, si Drilon na mismo nagsasabi, wala pa siyang nakikita na relation si Pangulong Duterte. Sinasabi niya nga, okay lang naman, nasa kapangyarihan naman. So sabi ko, anong point mo? Wala namang overprice. Wala lang. Gusto niya lang magulo. Gusto lang niya makulayan ang administrasyon na ito ng mali para at least medyo, kasi alam naman natin na sunog na parang ano na eh, talagang sobrang pangit na ng mga liberal party, di ba? Sobrang pangit na ng mga dilawan, kailangan na nilang sunugin ng gumanti ba para pag nadumihan ang Duterte administration, medyo kahit papaano pumuti-puti sila ng konti. It didn't mean that the president ordered Duque to violate COA rules. Kung gusto ng Senado na ilagay sa whole departure order o HDO para hindi makaalis ng bansa sina dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau, korte lamang daw ang maaari makapag-issue nito ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara. Wala raw ganong kapangyarihan ng Senado dahil nag-iimbestiga ito in aid of legislation o para gumawa ng batas at hindi para sa paglilitis. Wala pa rin daw reklamong kriminal laban kay Lau sa DOJ kaya walang HDO o laban sa kanya. Sabi ni Drilon, pag-aaralan daw niya kung ang Senado mismo ang pwedeng humingi ng HDO sa korte. Hindi ba pwede mag-request ang Senado na mag-issue ng HDO? Tingnan mo ha! Alam pala nilang wala silang karapatan na mag-issue ng whole departure order. Sabihin yung hindi palabasin ng ibang bansa. Ang may karapatan lang eh DOJ o kaya korte na may, pag may kaso ka. Eh as ka sa ngayon, wala pa namang kaso sila. So anong point nila? Wala lang. Gusto lang nilang umepal. Gusto lang nilang dumaldal ng dumaldal sa Senado. Pero kahit hindi naman nila authority na huwag paalisin itong tao na ito, gagawin nila para, kasi kanina naging headline yan eh, na hindi, parang ang dating kasi, eto ah, ang basa kasi dyan, ang dating parang pinaparusahan si Lau na hindi siya pwedeng umalis ng bansa. Parang ang dating may kasalanan na. Ganun ang dating eh, yun yung mga headline sa media, na ang dating, hindi, bawal kang umalis kasi medyo kaduda-duda. Merong katiwali ang parang ganun eh. Parang ang dating nun, more on propaganda lang, more on publicity lang, more on perception lang na there's something wrong with this person na quote-unquote close kay Pangulong Duterte dahil taga Davao, quote-unquote, dahil kay dating taon ni Senator Bongo. So ang dating, may konting problema dito, tamo, hindi na siya makakalis. Kasi tama nga naman, ang mga kriminal, sabihin may kaso, ang mga pwedeng sabihan na magkaroon ng whole departure order, itong tao wala eh. Eh bakit nyo ngayon i-whole departure order? Gusto nyo maglabas ang DOJ? Kaya nga tawa siya eh, Matter pending before them. Joseph Morong nakatutok 24 oras. Di ba gets nyo? Kasi hindi nga importante, ito nga yun eh, hindi nga importante sa kanila yung truth. Hindi importante yung legal. Ang importante sa kanila is just the perception na may kasalanan si Christopher Lau o dating USEC na si Christopher Lau dahil sinasabi nilang aid ni Senator Go, taga Davao, tao ni Duterte yan. Ibig sabihin, perception na merong kasangkot si Pangulong Duterte. Ang problema, hindi na ho tanga ang taong bayan. Yung mga followers nyo na lang, puy! Sabay-sabay naman tayo na, puy! 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 Mamantika! Puy! Anong tinatawag na katotohanang mamantika? Puy! Pagka nakakain kayo ng mamantika, anong gagawin nyo? Puy! Idudura ninyo ang mamantika. Sorry na lang kayo, may social media. Hashtag po eh sa Twitter. Pangit naman nun. Grabe talaga, Basta lang eh. Alam mo, sa totoo lang, ito kasi ang itong style nila. Ngayon, yung mga headline sa mainstream media, puro na lang ang dating, overprice, overprice, overprice. Diba? Yan ang lahat ng mainstream media, overpriced. Di umanong overpriced. Di umanong overpriced. Puro ganyan eh. Ngayon, nagpapaliwanag ang gobyerno, hindi nila ilalabas. Ilabas man nila, one time lang. Pero yung
Pero yung overprice, mga siguro 10 beses nila ilalabas yan o mga 15 times sa lahat ng news nila na overprice ang PPE, overprice ang face shield, overprice ang mask. Pero yung truth, yung paliwanag, ay 10 beses lang natin ilabas yan. Oh, di ba? Tapos oh, sasabihin nila, ay nailabas na oh. Okay na, nailabas na namin ha. Oh, hindi kami bias. Oh, di ba? Ganyan eh.